Okay guys, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Umabot na sa halos 220,000 ang nag-like sa photo or sa photos and video ni Maris Racal na nasa eroplano siya. Bumabiyahe siya from Italy to Manila na kung saan nga pinakita niya na may karga-karga siyang baby, nagpadede siya at kung ano-ano pa, nag-alaga siya, nagpatulog siya. Ito ang sinabi niya, nagpadede, nagpatulog at naging instant ina po tayo sa biyaheng pa Manila. When I saw na may baby akong katabi, my heart leaped out of my chest. I don't know but I just love babies and I love babysitting. Hoo-hoo. Glad to have helped a kababayan mom during this trip. Yes, masaya po ang tulog niya. See last photo. So happy I met these two beautiful people. P.S. I asked for permission to post. Ayan, sa makikita nga parang enjoy na enjoy. Aliw na aliw si Maris Racal. At kung iisipin mo, no, kung di mo siya kilala, iisipin mong, teka, nanay na ba to? Parang yon. Anyway, tinakpan ko yung mukha ng baby, of course. Since baby naman siya, kaya hindi pa dapat ma-expose. But sa Instagram naman ni Maris, ay nakita naman. But anyways, for fun at tuwang-tuwa lang, pinakita lang dito kung anong klaseng tao, kung anong klaseng babae si Maris. At ngayon pa lang, sinasabi na nga, magiging napakabuting ina ni Maris. Kasi talagang, yung passion niya, yung ano niya, yung kumbaga, nakakita lang siya ng baby na katabi niya, lumabas yung pagiging ina niya, yung pakiramdam niya na parang gustong-gusto niya mag-alaga ng baby. At yun nga, maganda yung sign na yun, di ba? Ang mga ano naman, ang mga lalaki naman pag nakikita nila ang babae o ang girlfriend nila ay magiging isang mabuting asawa. Madali kasi maging mabuting isang asawa, pero maging mabuting ina siguro ang mas mahirap. Syempre, parang 24/7 ang dedication doon, talagang tututo ka, mag-aalaga ka. So yun. Kaya naman tuwang-tuwa talaga yung mga ang dami ha, parang ganun karami ang nag-likes agad-agad. At syempre, ang daming comments, halos kulang-kulang 600 na at lahat sila ay talagang tuwang-tuwa. Nakakaaliw nga yung reaction ng mga halimbawa ni Angelica Panganiban, of course, na may anak nga, di ba? So kakapanganak lang. Hindi naman kakapanganak, pero ano pa, alagain pa ang kanyang baby at talagang sinabi niya kay Maris, pakialagaan si Bean, of course, ganun-ganun. At syempre sinagot naman ni Maris na my pleasure. Aba, meron pa lang tendency na maging ano to, no? Na maging babysitter. Sinabi naman niya 'yo na gustong-gusto niyang maging ano, I love babysitting. Ayun, gustong-gusto niya yung mga mag-alaga ng bata. So, I wonder, kaya lang tinanong ko si sa press, ay sa ano kasi, gabi ng parangal, di ba, na interview namin si Maris Racal at wala pa sa plano niya yung mga ganyan-ganyan, yung mag-asawa, magkaanak, because mahaba pa raw, lalo ngayon, ang dami-dami pa niyang gustong gawin. Yun, so, medyo matagal pa siyang magiging nanay o magiging asawa muna bago maging nanay. So anyways, at yun na nga, no, nakakatuwa. So, ang dami-dami na nabigyan ng content si Marisa sa kanyang YouTube. Nag-suggest ang maraming netizen ng mga fans na gawing vlog ni Maris yung gano'n na alagaan ng baby ni Angelica Panganiban. Of course, nanguna na naman si Darren Espanto sa nagbigay ng kanyang bonggang komento. Sabi ni Darren, nagbunga naman pala ang paghihintay mo sa connecting flight. Tsaka, okay lang yan. Nakabawi ka naman ng tulog sa huling post. Ayan. Sabi niya, sagot ni Maris kay Darren, kay kailan ka ba magpo-post para makabawi ako? Ayan. Pati sa, si Lois Andalio, sinabi niya, pwede na raw maging nanay si Maris. At anong sagot ni Maris? And then, lahat parang nagsasabi na nga, ayan, na pwede na nga maging nanay. Deadma pa, hindi pa siya sumasagot sa part na yon. So, si Melay Francisco, sinabi niya nga, ang cute. Ayan. Melay Cantiveros Francisco, ayan. Hindi ko carry yung selfie tapos nakatingin sa bintana. Teleserye yan. Sabi ni Isa, napakapapanganak din. They already in line for your next available time for baby duties. At grabe, ang dami-dami namang nag-aalok na alagaan. Kay Maris na alagaan ng mga baby nila. So, ayan na. Si Isa Calzado naman. Angelica, si Isa. At ang dami-dami pa. Okay. Literal na mothered. Ayan. Eto pa, sabi, yes, it's true if you still remember one of the production stop box concert ni Sue Ramirez and dinalok yung baby ko since birthday niya din nun. Then super tawang-tawa ka sa kanya. Binuhat mo siya and play with him kaya until na nakatatak sa akin. How genuine and sweet you are. Plus, di ko malimutan yung scent mo. Napakabango. So, marami nang nagtitestify kung gano'ng kahilig pala talaga sa baby si Maris. Ang bongga-bongga. So,
Well, connect, sabi ni Aaron Cortez, nakakatawa, connected kahit sa kanta ni Rico Blanco, iniwan ka na ng aeroplano, okay lang baby, huwag kang magbago, dito ka lang humimbing sa aking feeling, and to kill, ayan. So, anyway, isang malaking ano to, malaking bagay talaga na makita pa rin kung gaano ang Pinoy talaga ay matulungin. So, si Marissa, not for anything else, pero malaking bagay yan yung tulungan niya ang isang ina sa pag-aalaga, pagpapatulog ng bata at pagpapadede. Kaya,